Dolphy Ramon Revilla Sr. Wong Navarro. Ano pagkakapare-pareho ng itong mga pangalang to? Hindi lahat sila naranasang maductive. Joke lang. Mga kapatid, itong mga binanggit natin mga pangalan, mga tuturing na pabling. Mga Mr. Suave pagdating sa babae. Pero mga kapatid, kung meron isang urig na Mr. Suave sa ating kasaysayan... Ako ba yan, tol? Hindi ka yan, tol. Yan ay walang iba kundi ang mamang yan. Gano nga ba katulis pagdating sa babae si Jose Rizal? At sino ang mga naging true love niya? Kilalanin po natin Jose Rizal, the lover boy, dito sa History. Placing the entire Philippines under martial law. In a matter of 3-4 minutes, could be all over. Anyari, alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Ang martir ng bagong bayan, ang dangal ng lahing kayumanggi, ang kumatha sa mga hakdang naging kaluluwa ng ating nasyon. Ilan lang yan sa mga napakaraming bansag sa kanya. Pero, bakit tila ba hindi tayo kontento sa maganto? Bakit ba bukod sa pagiging national hero, parang mas obsessed tayo sa pagiging national chick boy ni Jose Rizal? Sagutin nga natin ang tanong na hindi mamatay-matay. Totoo nga bang si Jose Rizal ay matinik sa chicks? Very friendly na personality ito, no? Poeta siya, no? Poet at maboka, no? Now, siguro minsan may mapansin siyang tao, aakalain na ay crush niya kasi nabigyan niya ng ng tula o ng matamis na salita. Hindi natin alam dahil sa totoo lang, although fascinated tayo sa mga love life ni Rizal, kulang sa documentation yung ilan sa mga ito. Kulang man sa dokumentasyon o hindi. Friendly at charming daw talaga sa girl si Rizal ayon sa kanyang kinaapu-apuhan na si Gemma Cruz Araneta. Kaya naman daw lapitin si Pepe lagi ng chismis. Yung mga interesado sa buhay ni Rizal sa ganyang aspekto, mabanggit lang ng isang masulyapan lang niya o mabanggit lang yung pangalan, biglang naging girlfriend na. Hindi naman ganun, diba? Mataas ang pagtingin niya sa mga babae at saka may delikadesa at saka puno ng respeto ang kanyang pagtingin sa mga kababaihan. Sabi rin ng Rizal scholar na si Father Jose Arcilla ng Ateneo, nerdo naman daw talaga itong idol natin. Libro lang ang trip. Bookish. So, that's how I look at Rizal. Ultimo, ang Belgian Rizal scholar na si Lucien Spitel mukhang hindi rin agree. Some people told me Rizal is a womanizer. I don't fully agree with this because you must remember Rizal was traveling alone. He was in his 20s. He was a doctor. Good-looking young guy, in fact. And he was healthy and lonely. He attracted women as well. Kung ngayon nabuhay si Rizal, siguradong sinundan na natin ang may at mayang pagpapalit niya ng relationship status sa Facebook. 16 anyos ang unang tumibok ang puso ni Rizal. Natay pa niya ang nooy 14 anyos na Batanggenyang si Segunda Katigbak. 14? 14? Nako, mas matindi pa pala to kay Ka Freddy. Yung description niya kay Segunda, kakaiba, no? Si Segunda may mga matang malamlam, no? At kuminsan ay malungkot, no? Siya ay may mga labing nangungusap, no? Nakapagka siya ay kausap ko, parang iniinom ko ang lason ng pag-ibig. Yun nga lang, Olats. Engaged na pala noon si Segunda sa isang Manuel Luz. Kasi bata pa. Siyempre, siguro naniwala si Pepe na hanggat hindi pa kasal, hindi pa huli ang lahat. Kaya ayun, nakatikim siya ng una niyang heartbreak. Sus! Mag-asawa nga, naghihiwalay pa eh. Kulang dito sa bigote si Pepe. Gusto mo ng foods? Pag-resimondo mo. Noong unang panahon, sa totoo lang, no, sinasabi nga ng mga lola natin na
Uy, bakit ganun, no? 18 years old ka pa lang, naglalandi ka na, no? Pero nung unang panahon, mas matindi sila kasi 14 pa lang, nagpapakasal na sila. So, yun, naipakasal sa iba. So, syempre, wala nang laban si Rizal doon. But when his friend said, stop it, he stopped it. That's how good he was. Teenager ka, mayroon kang normal para sa akin. And then she married another one. And Rizal wrote one of my most painful news na nagpakasal sa ibang tao. Mabilis namang naka-move on si Rizal. Pagpasok niya sa UST, nakilala naman niya si Leonor Orang Valenzuela. Naging magkapitbahay ang dalawa sa boarding house si Rizal sa Intramuros. Ang sulatan pangaraw nila, aba, naka-invisible ink pa. Pero ang chismis, mukhang pinagsabay ata ni Pepe, si Orang, sa isa pang Leonor na kababata niya, si Leonor Rivera. Nililigawan niya yun, tapos nililigawan niya rin si Leonor Valenzuela. So, yun yung matindi dyan, ano? Medyo bad boy. Pero ibahin itong si Pepe. Maingat at di basta-basta sumusugod sa mga kondo ng mga pinupormahan niya. Yung kasama ni Rizal na si Chenggo, yung friends niya, na yun yung nagbibigay ng mga sulat. Ang sinasabi siguro, ito kay Leonor, ito kay Leonor. Huwag mong pagpapalitin, ha? Yang ano. So, it was called double Leonor system. Sa huli, mas nanaig ang pag-ibig ni Rizal para kay Leonor Rivera. Ang tanong, maiwi kaya sa hashtag Kiligmatch ang tambalang Jose Rizal at Leonor Rivera? Kulatan ko lang ato, hindi na mabasa yung Leonor Rivera, oh. Stabilo yan. Tangi, glow in the dark yan sa gabi, di ba ganun yung mga signage? Alam, pagpapalaga sa kasaysayan to mga to, pangit na, hindi mo lang pinapalitan, oh. First great love daw ni Rizal na maituturing itong si Leonor Rivera. Kahit nagsimula bilang isang lihim na relasyon, nagtagal ng 11 taon ang pag-iibigan nila. Gusto mo ba na yung boyfriend ng anak mo eh, isang filibustero na hinahanap-hanap ng mga Kastila? Diba? Na lahat ng mga kamag-anak kung saan-saan pinapatapon, na nawala na yung bahay, napreso pa. Nagpapadala sila ng picture letters with that code para hindi mabasa no ano. Kasi yung tatay ni Leonor, parang okay lang kay Rizal. Kasi siya nga yung nagpadala kay Rizal sa Europa eh. Naniniwala siya sa talent ng taong ito at sa pagiging makabayan ng taong ito. Yung nanay yata yung hindi agree. Pero nung May 1882, nag-ninja move si Rizal papuntang Madrid sa Espanya at hindi nagpaalam kay Leonor. Ang ending na uwi sa LDR o long distance relationship, itong si Jose Rizal at si Leonor Rivera. Pero, tol, ang hirap nun ha. Noong mga panahon na yon, bago makarating sulat mo sa isang tao, lalo na sa ibang bansa, eh, ang tagal lang aantayin mo. Pero eto matinding tanong dyan. Nakarating nga ba ang mga sulat nila sa isa't isa? O habang buhay din ba silang abangers? Yung madam ni Leonor, sinabihan yung post office, yung mga sulat ni Leonor kay Rizal, huwag niyong ipapadala. At yung mga sulat ni Rizal na mapupunta sa inyo, huwag niyo ring ipapadala kay Leonor sa bahay. Ibibigay niyo yan sa akin. So, nagsusulatan yung dalawa, hindi nila alam na hindi pala sila nagkakabasaan. Dahil sa kawalan ng komunikasyon, nagsimula nang tumabang ang relasyon nila Rizal at Leonor. At mula dito, naging notorious na si Pepe sa pangsusuyo umano ng iba't ibang kababaihan matapos lisanin ang Pilipinas. He met a number of girls who liked him because he was intelligent. He was in France, he would speak French. He was in Germany, he would speak German. So, you know, that was to them something unusual. Filipino pa. Parang United Colors of Benito na ang mga ate. Naling si Rizal sa Kastilang si Consuelo Ortiga e Perez. Nagkaroon ng one-month love affair sa Hapon na si Jose San. At nanligaw sa Briton na si Gertrude Beckett. Kung tutuusin, lahat na babaeng sumunod kay Leonor Rivera, eh parang rebound girls na lang sa puso ni Jose Rizal. Pero itong susunod na chicks, nako, matindi kwento nito. Love triangle naman ang drama. At ang ka-love triangle ni Jose Rizal ay walang iba kundi ang kanyang kaibigang si Antonio Luna. Wow! Ewan ko lang ha, pero bigote pa lang yan. Taob na si Rizal.
ang pinag-aagawan ng dalawa, si Nelly Bausted na nakilala ni Rizal sa Paris, France. Pwedeng nung na-friendzone si Antonio Luna, nainggit kasi sobrang close na sila ni si Rizal at si Nelly. Eh di ayun, no? Nagkaroon ng point na si Antonio Luna naghamon. Naghamon ng duelo. Nabuti lang hindi na natuloy. Nanalo si Rizal sa puso ni Nelly. Munti ka ng araw mauwi sa kasalan. Ang problema, gusto ni Bausted na maging protestante si Rizal. Ayaw niya ng institutional religion. Wala, umalis na lang siya. Nung nasa Brussels, Belgium, nagkaroon din ng relasyon si Rizal kay Suzanne Thill. At ang tawag pa sa kanya ay Little Bad Boy. Taong 1890 na muling nagparamdam si Leonor Rivera. When he was in Madrid, he received a letter from her in which she said she's going to marry an English engineer. How comes? It was because of the mother of Leonor Rivera. She didn't want Leonor Rivera to marry Rizal because Rizal was already an appointed man because of his Noli Me Tangere. Labagman sa loob, ikinasal si Leonor Rivera kay Charles Henry Keeping, isang British railway engineer noong 1891. Si Leonor Rivera din, marunong yung magpiano, di ba? Ngayon, nung nag-asawa na siya dun sa Ingles, sinusian na raw niya yung piano niya. Ayaw na niya tumugtog. Nawala na siya ng gana. Matapos ang dalawang taon, binawian ang buhay si Leonor dahil daw sa matinding kalungkutan. Siyempre pa, broken-hearted ulit si Pepe. He wrote a letter, his best friend in Europe was Professor Ferdinand Blumentritt. And this is the only person he talked about that special case, Leonor Rivera. But Rizal really was depressed, depressive, and he cried as a child. Pero sa lahat ng naging kasintahan ni Rizal, mukhang wala na yatang masisikat pa kesa sa susunod niyang makikilalang babae, si Josephine Bracken. Sa dapitan, nagkakilala si Rizal at si Josephine Bracken. Si Bracken ay naroon para sama ng kanyang tatay-tatayan na si George Taufer. Si Taufer noon ay nagpapagamot ng kanyang nanlalabong paningin. Pero parang mas malabo pa yata sa mata ni Taufer ang tunay na katauhan nitong si Josephine Bracken. Etong tanong ngayon, sino nga ba si Josephine Bracken? Parang love at first sight yan. Talagang after a few days, no, nagsasabi na itong si Rizal na gusto ko yung anak nyo. Eh, of course, nagtangkang magpakamatay si Taufer. Yes. Yun yung nangyari doon, na napigilan lamang. Sinamaan ni Bracken si Taufer pabalik ng Hong Kong. Pero si Bracken, mukhang tinamaan na rin kay Rizal at bumalik ng Pinas. Tumungo sa Maynila. Sa Maynila, may daladalang letter si Rizal para sa mother. Natanggapin nyo ito, the bearer of his letter is Josephine Leopoldine Taufer at siya ay gusto kong pakasalan kung ito ay inyong mamarapatin. Pero hindi yata boto ang pamilya ni Rizal kay Bracken. Kasi ang akala nila ay espiya. Si Josephine Bracken at saka yung matandang kasama niya. Pumunta raw doon para magpagamot sa mata. Eh, pupunta ka ba naman doon sa gubat ng lapitan para magpagamot sa mata? Eh, ang dami naman doktor dito sa Manila. Naging palaisipan kasi sa pamilya Rizal ang tunay na pagkatao na Josephine. Ano bang kaugnayan niya dito sa matandang lalaking ito? At tiyo daw niya. O, hindi nila alam. Di ba nung panahon yon, gusto nila malaman sino magulang, saan nag-aral, mayamang bayan, saan ang galing. Hindi nga patas yung kanyang pinanggalingan sa mga Rizal. Hindi naman napigilan ang dalawa ang ending. Bumalik sa dapitan si Josephine at doon sila nag-live-in ni Pepe. Nagkaroon pa sila ng anak na pinangalan pa sa airpats ni Rizal. Yung supling, ang kwento natin sa kasaysayan, hindi ba? Siya raw ay isinilang ng premature at namatay agad. After a few hours, namatay na. Pinangalanan itong Francisco. Pero eto chismis. Bago raw barilin si Rizal sa bagong bayan, eh nagawa pa raw nilang magpakasal ni Josephine Bracken. Nako, malaking issue yan. Kasi kung totoong nagpakasal si Rizal sa harap ng isang pare, eh lumalabas. Eh tipong tinalikuran niya ang lahat ng kanyang pinaglalaban noon pa lang. Ano nga ba talaga nangyari?
ang sabi ng version ng mga praile, nag-sign si Rizal ng retraction document, binabawi niya ang lahat ng kanyang sinabi laban sa simbahang Katoliko. And eventually, the morning of his execution, dumating si Josephine at kinasal si Josephine at si Rizal. Pinalalabas lang nila na nag-asawa si Rizal kay Josephine Bracken bilang patunay ng retraction. Kung mapatunayan nila na nag-retract si Rizal, eh lahat ng kanyang sinulat, magiging baliwala. Kinasalman o hindi, isa lang ang sigurado natin. Likas na lover boy talagang ito si Pepe, no? Mga tol, sa dinami-dami ng mga naging chicks ni Jose Rizal, masasabi ba natin na meron siyang isang tipo? Ano ba yung pagkakapare-pareho ng lahat ng nagustuhan ni Jose Rizal? I can see they were all very young. Mahilig siya sa pitit, sa maputi. Pero sa dami ng naling kay Rizal, sino kaya ang kanyang tunay na inibig? Rivera. It was Bracken who loved Rizal, the other way around. This is his first great love, and he stayed in love with her. Well, they were committed to each other for more than 11 years. It was a real love life they had, although they have been separated most of the time. Kakatawa lang, mas marami pang naging shota si Jun Sabayton kesa kay Jose Rizal. Pero bakit kung pag-usapan natin ang ating pambansang bayani, kala mo siya rin ang pambansang chick boy? Kayo talaga o yung mga pantasya talaga ninyo o. Pero mga kapatid, chick boy man o hindi, tandaan po natin na si Rizal ay tao rin. Taong umibig at nabigo at muling umibig. Gaya mo. Dahil mga tol, ang daloy ng puso ay takbo rin ng kasaysayan. Mga kapatid, ako po si Lord Rivera, ang inyong lover boy ng history. Magandang gabi sa ating lahat.